Ang bayan ng Panitaan ay isang ikatlong klasing bayan sa lalawigan ng Capiz, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2015, mayroon itong populasyon na 40,289 katao na may lawak na 450 mga nanirahan sa bawat kwadrado-kwadrado o 1,200 na mga nanirahan sa bawat kwadradong milya. Ang Panitaan ay nahahati sa 26 na mga barangay. Ang barangay Agbabadiang, Agkilo, Agluway, Ambilay, Bahit, Balatukan, Bangaan, Kabugaw, Kabangahan, Kadyo, Kalaan, Kapagaw, Kugon, Konsensya, Ensinihagan, Intampilan, Pasugo, Poblasyon Ilawod, Poblasyon Ilaya, Quios, Salukon, Tabuk Norte, Tabuk Sur, Timpas, Timpukon, at Tinigban. Ang Panitaan ay may 16 na kilometro at 99 na milya mula sa lungsod ng Rojas, ang kabisera ng lalawigan. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, kung bakit tinatawag na Panitaan ang Panitaan? Bago dumating ang mga Espanyol, ang kasalukuyang pangalan ay nagkakaroon ng dalawang etimolohiya, isang folkloric at isa pang scientific. Ang mga Panitaanon ay natuntun ang kanilang mga linya ng genetiko mula sa kanilang mga ninuno ng Malay, particular sa mga kapatid sa Dalhog at Danao na pinaniwala ang tagapagtatag ng munisipyo ng Panitaan noong taong 1621. Ayon sa isang transaksyon, kaysa noong dumating ang mga Espanyol, ang hinihiling mula sa mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid na tinatanggal ang balat ng puno na maaring matuyo para sa kahoy ng panggatong, tinanong nila ng Espanyol na ¿Cómo se llama el pueblo este lugar? Tinanong ang mga Espanyol na iniisip na tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Sumagot sila pabalik ng walang pag-aalinlangan, Panitaan. Ibig sabihin, sa feel of o kaya't mula noon, ang Panitaan ay naging opisyal na pangalan ng nayon na nakalista ng mga pinuno ng Espanya. Ngunit para sa mga historian tulad ni Padre Juan Fernandez dito sa Monografias de los Pueblos de la Isla de Panay, ang salitang Panitaan ay nagmula sa isang lokal na Fis Aninseld Apnit, Anunarofa, na kung saan ay sagana sa bayang ito tulad ng pangkaraniwang pagpalit, pakain ka, paapnitan ako, magserbisyo ka ba ng pagkakain. Nais kong apnit sa pamamagitan ng salitang naging isang salita sa paaniptan at palaging sinasabi ng mga katutubo kapag dumating ang mga Espanyol ay inaangkop nila ito at ginawang panitan dahil sa ang hirap sa kanilang bahagi na sabihin ang salitang paapnitan. Kinakasalan ni Danao si Masiid at kinasal si Dalhog kay Kapanang. Ang mga pangalang ninuno na ito ay nanatili pa rin sa munisipalidad ng Panitaan sa pamamagitan ng hindi dinala ng kanilang minainapo, ngunit naging pangalan ng tatlong mga sityo at isang lawa na malapit sa sentro ng poblasyon. Ang orihinal na pag-ariglo ng Panitaan ay matatagpuan sa sityo Kapulan malapit sa Danao Lake. Pagkatapos lamang ng pagdating ng mga Espanyol na kolonisador, na ang sentro ng bayan ay inilipat sa kung saan ito kasalukuyang matatagpuan, sinasabi ng mga alamat kung paanong nakuha ang pangalan ng bayan. Ang isa sa mga pinakatanggap na tradisyon ay nagsasabi tungkol sa isang pangkat ng mga Espanyol na naipasa ng isang pangkat ng mga katutubo na tinatalsik ang mga balat ng puno na maaring matuyo para panggatong ¿Cómo se llama este lugar? Tanong ng mga Kastila. Sa pag-akalang tinatanong sila kung ano ang ginagawa nila, sumagot sila ng walang pag-aalinlangan, Panitan, ibig sabihin ay magbalat
kaya't mula noon ang Panitan ay naging opisyal na pangalan na nayon na nakalista ng mga pinuno ng Espanya. Si Señor Francisco Maldonado ay naitala bilang unang pinuno o kapitan ng nayon noong 1778. At noong 1898, noong panahon ni Señor Pablo Reynaldo na ang kapitan ay pinalitan ng presidentes. Ngayong taon na ang unang halalan para sa mga pangulo ng Nayon ay naganap at Señor Tomas Delfin naging unang presidente ng Nayon ng Panitan kasama si Pangulong Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Si Gregorio Dorado ay naging presidente ng Panitan mula 1919 hanggang 1932. At sa kanyang termino ay ang mahalagang infrastruktura tulad ng Panitan Public Market, ang Municipal Plaza, parehong pangunahing mga munisipal na kalye at kritong mga gusali ng paaralan ay itinayo. Noong 1983, si Hugo Delfin ay naging unang alkalde ng munisipyo matapos mabago ang pangulo sa alkalde. Sa oras na ito, itinayo ang mga pampublikong balon ng artesian sa panahong Conrado Destro noong 1952 hanggang 1959 na ayos ang munisipalidad matapos ang gera. Ang Panitan Municipal Hall ay tinayo na kung saan ito sa kasalukuyang matatagpuan. Noong 1960, ang munisipyo ay nakapagpatakbo ng elektrisidad ng isang generator na nagsisilbi sa poblasyon sa pamamagitan ng pagsisikap noon ni Mayor Roque Dorado. Ito ay noong unang bahagi ng 70s sa termino ni Mayor Abelardo Domon. NPC substation ay nilagay ni Timpas Panitan Capiz na nagbibigay ng supply ng kuryente sa buong lalawigan ng Capiz sa pamagitan ng Capelco. Sa termino ng Yumaong si Atty. George Diquiña, halos lahat ng barangay ay ginawang mapuntahan sa mga kalsada, sa sakahan hanggang sa pamilihan. Ang mga paaralang elementarya ay nilagay sa malayong barangay na nagsisilbi sa pinakamahirap sa mga mahihirap na nasasakupan. Si Dr. Josepena Jurado Diquiña, asawa ng Yumaong si Atty. Si George Diquiña, ay naging municipal mayor ng Panitan sa 14 na taon. Sa panahong ito, nagsimula ang kaunlaran ng kanayunan. Halos lahat ng mga barangay ay binigyan ng mga multi-purpose hall, farm to market food and health center ng barangay, ang mga daycare center upang maibigay ang mga pangangailangan ng nasasakupan. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, kung ano ang ganda at kultura sa lugar na ito? Ang Pagpasidungog Festival. Ang Pagpasidungog Festival ay ginaganap tuwing Agosto 1 hanggang 10. Ang Pagpasidungog ibig sabihin parangalan. Ang pamahalaang lungsod ng Panitan ay nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa bawat Panitkenyo na nagbigay ng isang bagay para sa kaunlaran, panlipunan, pangkultura, pang-edukasyon at pang-ekonomiya ng bayang ito. Pinararangalan ng Pagpasidungog ang mga may tagumpay sa buhay na nagbibigay inspirasyon sa batang henerasyon. Yeah.